Talagang hindi na barangay ata ma talagang ano sa'yo. Wala talagang si Kabakal eh. Bakit niya kasi nga... Tato eh. Ay, hindi lang ako pumunta dito sa Manila eh. Talagang wala. Talagang totoo na yan. Hindi na biro to. Mamaya... Mamaya pagka inano na namin, kapitan na siguro... Sabi... Hi guys! Magandang araw mga kabakal. So gagawa tayo ng reaksyon sa nilabas na video mga kabakal ni Boy Tato kung saan ay nakakulong na daw siya. And honestly mga kabakal, hindi ko alam kung saan nakakulong ito. Kung sa kulungan or sa barangay, I really don't know mga kabakal. And kakauwi ko lang mga kabakal, galing ako sa DFA dahil pinapaayos na dinabos yung ating passport dahil nga soon magkakaroon tayo ng mga events sa URCC sa ibang bansa at kasama natin doon yung mga fighter. Malay mo, kasama natin mga vlogger. Possible siguro mga fighter lang muna kasi yung mga fighter naman talaga yung lumalaban sa ibang bansa sa URCC. At ito nga mga kabakal, may mga nagtag sa inyo sa akin sa video ni Boy Tato kung saan nga ay nakakulong daw siya. At medyo mixed emotion tayo dito. Hindi ko alam kung maniniwala ako or malulungkot ako. Hindi ko alam mga kabakal eh. Pero isa lang gusto kong mangyari, matuloy yung laban ni Boy Tato dito sa URCC. So bago tayo magpatuloy mga kabakal ng komento ay hindi ko pa napapanood yung video. So gawa natin ng reaksyon para makapag-desisyon tayo kung ano ba ang ating gagawin at kung ako ba ay maniniwala dito kay Boy Tato. So mga kabakal, ito ang clip ng video. Pagkain, Dol. Sa kulungan ah. Sinalo ko na yung kanin dyan. Ano kaya itang kulungan? Dol, naka-video pala tayo kasi... Naka-video ka? Sabi ni kabakal kasi i-video ko daw. Parang kulungan ng aso ah. Yeah, ano? Ah, may gayawang may kawang lang sa gilid. Mamaya. Tinawagan ko na si ano eh, tinawagan ko si yung cellphone ko, may mga video ako diyan sa cellphone ko. Ika na lang mag-upload ah. Anong i-upload ko mam- ito i-upload ko 'to mamaya. Upload lang 'to mamaya 'to. Tapos kun si Buitigasin, tinawagan ko na nandoon na daw yung pera. Utangin niya sa 56. Tapos dapat gawin 'to na parang kasi nainit na ako, maraming kuan ito, maraming lamok. Lamok ka dito? Lamok na. Iyayaan mo na. Pinga problema ko pa yung lamok. Saka bukas. Ganito na lang kasi yun nga, talagang nangutang si Tigasin sa ano 56. 'Di ba sahod mo naman sa Facebook, malapit na, 'di ba? Pagkakuha mo ng sahod, bayaran mo na agad. Magkano ba piyansa? Ano 'yun? 30 plus ata eh. Kasi iba pa yung bayad ko kakabakal. Oh, iba pa yun. Babayaran ko pa yun. Oh, iba pa yun. Bakit ganun? Sabi nung barangay, babayaran mo daw eh. Hindi ba kasali din yung piyansa dun sa bayad ni kabakal? Hindi pa yun. Kasi kung hindi ka magbayad, ala, talagang tutuluyan ka. Talagang hindi na barangay ata ma talagang ano sa'yo. Wala talaga si kabakal eh. Bakit niya kasi nga... Tato eh. Ay, hindi lang ako pumunta dito sa Manila eh. Talagang wala, talagang totoo na yan, hindi na biro to. Mamaya pagka inano na namin, kapitan na siguro. Sabi kasi ni Kabakal, pumasok ko sa live ko kagabi. Sabi, i-video mo ano doon ha. Nag-live ka ba kayo na? Oo, nag-live ako kanina. Nag-live ka? Oo. Di, pakisabi lang sa mga kapatid ko, sa mga kapatid ko doon sa Quiapo. Oo. Ay sa doon sa Cubao. Sabi mo, nakulong ako. Baka may pagdagdag yun. O, baka bukas ka na ano. Bukas ka na namin masundo rito. Bukas ng umaga. Tapos kuhan din doon, lang, bigyan mo ko ng damit. O, sige. Talon mo ko ng damit sige. Kasi... Bukas ng umaga. Balik agad kami dito. Kasama ko na si, ano, Tigasin. Tigasin ng Cavite? Okay, okay. ano, nandun na yung pera. Kasi para makakapal. Pag mabayaran ko na yung utang dun kakabakal, uwi na ako sa probinsya, ayoko na bumalik dito. Hindi ko nalalaban sa ano? Sa URCC na yan? Hindi na, pinakulong niya na ako eh. Bakit pa ako lalaban? Pinakulong Sige, sige, ganito na lang. Hindi natin ano tong video na to, pabayin tong video na to kasi kailangan kong tawagan uli si ano,
Tawagan mo na ako tawad sa mga kakoy ko, sa mga basher ko. Sa lahat ng mga basher ko, pasensya na kayo sa mga ginagawa ko ng mga sigaw-sigaw ko yung nakaraan at saka yun. At sa mga followers ko, sa mga basher ko, maraming salamat sa inyo at saka pasensya na lang. Yan lang, Dol. Tapos ikaw na yung magpost, ha? Sige, Dol. Itong kuhan mo, dito lang muna to. Dito lang muna. Oh, dyan lang muna yan. Dyan lang muna yan. Dali mo damit bukas, ha? Oh, sige. Yung sando ko, yung puti. Basta bukas. Pagdala namin pera bukas, sigurado na yun. Lalabas ka na rito. Sige, bye-bye. Okay, mga kabakal. So, hindi ko alam kung saan papiyansahan, pero mukha namang wala sa police station ito. So, mukhang totoo, mga kabakal. Nasa kulungan. Yun nga lang, medyo nawi-weirduhan lang ako kasi mukhang ganyan ba ang kulungan sa ano? Wala kasi yung alam, mga kabakal, ganyan ba ang kulungan sa barangay? At magkukulong ba sila ng mga aso tao sa barangay? Kasi ang lit-lit ng kulungan eh. So hindi ko alam kung ito ba ay totoo, pero mukhang totoo, mga kabakal. Kaya, ano bang dapat gawin? Okay, so ganito na lang gagawin natin, mga kabakal. Okay, kung mapapanood man ito ni Boy na to, ay hindi ko na siya sisingilin sa kanyang utang na 5K. At nag-message nga sa akin, mga kabakal, itong si Totoy J, yung kausap ni Boy Tato sa video na humihiram nga ng pera itong si Totoy J pandagdag daw sa piyansa ni Boy Tato. At humihingi ng 30K. So, ganito na lang gagawin natin. Kung mapanood man ito ni Boy Tato at may message ko na rin si Totoy J, wag nang bayaran ni Boy Tato yung kanyang utang. Nakakaawa naman to. Alam mo yun, parang ako pa yung nagigilty. Kung naayos lang, kung ito yung inasikaso lang ni Boy Tato, kung inasikaso man lang to, Boy Tato, hindi magkakaroon ng ganyan. Magpapadala na rin tayo ng 30K, pero yan yung bayaran mo. Huwag mo nang bayaran yung 5K na inutang mo, na sinasabi mo na hindi mo inutang dahil binigay ko. So ito, ha, itong video na to ang magpapatunay na papahiramin kita. Utang ito, ha, 30K ito. Papahiramin kita ng 30K para makapagpiansa ka bukas. Kasi ngayon, mga kabakal, ay Huwebes. At bukas po kasi ay Biyernes Prescon sa URCC. At pinapapunta doon yung mga vloggers din, pati yung lalaban sa 3v3. Para maayos na to, para makalaban itong si Boy Tato at makapirma na ng pangalawang kontrata. So ganoon na lang, mga kabakal. Para matapos na to, dahil nagsasawa na rin ako dito kay Boy Tato eh. Mukha namang legit, kahit mukhang nasa loob ng kulungan ng aso dahil ang liit, pero sino ba ako para mag-judge dito? Hindi ko naman alam yung mga rules dyan sa mga barangay. Hindi ko rin alam kung ano bang itsura ng mga holding facility or kulungan sa mga ganyang barangay. So, ganun na lang. Huwag mo nang bayaran yung 5K. Pero itong 30K na ipapadala ko, eh, ito yung bayaran mo. Ipapag-Gcash ko na lang para mabilis. Pero, yun, mga kabakal. Ano ang inyong opinion dito? Bahala na, mga kabakal. Basta ako, para mas malinis yung konsensya natin, kasi may mga iba rin nagsasabi, bakit daw napakalupit ko na ginawa ko daw ito. Ako pa'y nasisi, bakit ginawa ko to kay Boy Tato. Alam mo yun, ang hirap eh. So, bahala na. Basta yun na lang. Gusto ko marinig ang inyong opinion, mga kabakal. At i-comment yun down below para malaman ko kung ano ba ang inyong opinion. Dahil syempre, nagbe-base din naman ako sa inyong mga opinion. Nagbe-base din ako sa mga opinion ng maraming tao. At magpapadala tayo ng 30K dito kay Boy Tato ng makalaya na at makapagpiyansa. At para makalaban na rin po siya sa URC. So yun, mga kabakal, comment po kayo, hintay ko po yung comment ninyo. Maraming salamat po.